Itong gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, oh. Yan ba, maiisip mo si Ochoa magiging isa sa mga screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Oh, katunayan yung bayaw niya ay na-appoint. Ewan ko lang ha, kasi nung una raw, tagam kasama ito, di ko malaman kung pinatanggal. Kaya nag-aaway daw yung mag-asawa, mga kaibigan. At dyan, mayroong maruming balita riyan, ha? Kung bakit nakapasok si Ochoa sa kampo ni Marcos. At itong si Putol, mga kaibigan, ano yan, tumaya ng pera yan eh. Pumondo yan eh. Oh, sipin ninyo ha. Of all people, executive secretary ni Pinoy sasama kay Marcos kasama ng lihim. Nung una yan, naki-isko eh. Siguro doon siya pinadala. Ha? Para dito sa Manchurian candidate. Yun ang mission niya. Doon sa likod ni Isko Moreno. Galing yan doon eh. Mga kaibigan, nung tapos na eleksyon, nandun na siya sa Malacanang. Nanlihim. Walang appointment, pero sila nag-i-screen ng appointment. Kaya, pintatawanan ko lang kayo, kayong mga patay gutom na loyalist, mga kaibigan. Hanggang ngayon, wala nakapwesto sa inyo. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ha, ng mga hired killer, yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh, maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan, dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Oh, alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si Ochoa, hindi ba? Tinatanong natin nung wala pang eleksyon eh, kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun eh. Oh, bakit ka ko si Ochoa eh, hindi nababanggit ang pangalan? Di ba? Eh, samantalang ito ang pinaka number one isinusuka sa panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, yan si Paquito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Ha? O bakit? Eh kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Oh, noon pa, magkakasama na sila. Ang pangalan ng kanilang kung tawagin ay MOST, M-O-S-T. Puro yun apelyido ng mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Oh, sipin mo, sila rin ang humahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Alam nyo na eh, tinanin nyo ngayon, no? Ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito.